Magandang araw po sa inyo Kuya Barry, pati na rin po sa inyong mga masusugid na tagapakinig. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Laura. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay isa sa hindi ko malilimutang karanasan bilang isang kumadrona sa dating lugar namin kung saan ako noon dating naninirahan. Nakatira po ako noon sa probinsya ng Masbate. Isa sa pinagkakakitaan ko po noon sa lugar na iyon ay ang pagpapaanak sa mga buntis o ang pagiging isang kumadrona. May kalayuan po kasi ang lugar namin sa ospital at wala ring sapat na pera ang mga tao noon upang manganak sa ospital dahil masyadong mahal ang kanilang ibabayad. Kaya naman, ang mga buntis sa lugar na iyon ay tanging sa akin lamang po umaasa. Bukod sa mababa lang po ang singil ko sa kanila, ay hindi na rin sila mahihirapang bumiyahe pa patungong ospital dahil ako pa mismo noon ang nagpupunta sa bahay ng manganganak. Kilala po ako noon sa lugar namin bilang isang magaling na kumadrona. Kaya naman, marami po talaga ang kumukuha sa akin araw-araw. Halos sunod-sunod ang pumupunta noon sa bahay ko upang kunin ako para magpaanak sa kanila. May mga pagkakataon pa nga po na kahit mga tagakalapit bayan namin noon ay talagang sinasadya pa ako sa bahay kahit hating gabi na para lamang pakiusapan na paanakin ang asawa nila. Ganoon ang parating eksena at gawain ko sa araw-araw Kuya Barry, ang pagpapaanak. Kaya naman po, tuwing makakauwi ako ay parating pagod na pagod po ako. Ngunit ganun pa man po ay masaya ako noon sa ginagawa ko, lalong-lalo na sa tuwing nagiging matagumpay ang pagpapaanak ko sa kanila. Iba ang kasiyahan na nararamdaman ko noon sa tuwing nasisilayan ang ngiti ng isang ina habang dahan-dahan kong inilalapit sa kanila ang kanilang sanggol. Bata pa lamang po kasi ako ay pangarap ko na talaga noon na sumunod sa yapak ng Lola Lorena ko na nag-alaga sa akin simula nang abandonahin ako ng sarili kong mga magulang. Isang magaling na kumadrona po kasi ang lola ko noon Kuya Barry noong nabubuhay pa lamang siya. Parati ko siya noong pinapanood sa tuwing nagpapaanak siya dahil gusto ko rin po iyong matutunan noon pa man. Hanggang sa itinuro na nga rin po niya iyon sa akin at inaral ko rin iyon ng mabuti. Hanggang sa simula nang mawala siya ay ako na po ang pumalit at nagpatuloy sa nasimulan niya. Subalit, katulad po ng naikwento sa akin noon ni Lola, hindi raw sa lahat ng pagkakataon ay nagiging matagumpay ang pagpapaanak at hindi ko akalaing mangyayari din po iyon sa akin. Isang gabi, may lalaking nagtungo sa bahay ko. Masyado na pong malalim ang gabi noon Kuya Barry at halos tulog na rin ang karamihan sa mga tao dahil pasado alas 12 na rin po noon. Maging ako ay nasa kalagitnaan na noon ng mahimbing na pagkakatulog, kaya lang ay agad akong nagising dahil sa sunod-sunod na pagkatok at tawag ng nasabing lalaki. Pumupungay-pungay pa noon ang aking mga mata nang labasin ko siya. Nang makita ko ang hindi pamilyar na mukha ng isang lalaki, ay alam ko na kaagad noon kung ano ang pakay niya. Alam na alam kong hindi siya taga roon sa amin at marahil galing pa ito sa ibang bayan. Humahangos ito at hapong-hapo ang itsura marahil dahil sa pagod at katatakbo mapuntahan lamang ang bahay ko. Pasensya na po sa abala, binibining Laura. Ngunit makikiusap sana ako sa inyo na kung maaari kayong maimbitahan po sa bahay. Mukha po kasing manganganak na ho ang misis ko ngayon eh. Sunod-sunod na sambit nito na halatang nag-aalala at hindi mapakali.
Hindi na ako sumagot pa, Kuya Barry, at sa halip ay pumasok na lamang ako sa bahay upang kunin ang mga gamit na gagamitin ko. Pagkatapos ay agad akong sumama sa kanya at nagtungo kami sa kanilang lugar. Ngunit sa hindi ko malamang dahilan ay agad akong nakaramdam ng kakaiba habang papunta kami sa kanilang bahay. Tila ba mayroon na akong mabigat na presensya na naramdaman na hindi ko maipaliwanag noong mga sandaling iyon, Kuya Barry. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakakaramdam nun o nararamdaman din iyon ng lalaking kasama ko ng mga sandaling iyon, ngunit pinipilit niya lang ipagsawalang bahala. Ilang sandali pa, napansin ko na napalingalinga ito sa paligid at patuloy rin siya sa paglingon sa akin. Nasa hulihan niya kasi ako at nakasunod lamang sa kanya sa paglalakad dahil hindi ko naman alam kung saan ang bahay nila. Kung kaya't hinayaan ko siyang mauna sa akin ng kaunti. Eh, malayo pa ba ang bahay ninyo? Tanong ko rito nang hindi na ako talaga nakapagtiis. Medyo kinakabahan na rin po kasi ako noon, Kuya Barry. Lalo't halos puro kagubata na ang paligid ng lugar na dinadaanan namin at wala na ring mga kabahayan. Kaya naman hindi ko maiwasang makapag-isip ng kung ano-ano na baka may masamang binabalak lang ang lalaking ito sa akin. Noong akmang sasagot na sana ito, ay sakto naman na nakarinig kami ng mga alulong sa paligid dahilan para hindi na nito matuloy ang kanyang mga sasabihin. Dahil doon ay mas lalo akong binalot ng kaba at pagkabahala. Dati na rin po kasing naging usap-usapan noon sa amin na isa sa baryo rito sa probinsya namin ay pinamumugaran daw ng mga aswang at iba't ibang masasamang elemento. Bagamat hindi ko po iyon pinaniniwalaan noon, ay hindi ko pa rin maiwasang hindi matakot. Lalo't minsan na rin kumalat ang balita na nakapambiktima na rin daw ang mga nasabing aswang na iyon. Tara na, bilisan niyo po. Naghihintay na iyong misis ko. Baka lumabas po nang wala sa oras iyong bata kapag hindi tayo umabot. Napatingin ako sa lalaki at doon lamang ako natauhan na kailangan nga pala naming magmadali dahil may kailangan pa akong paanakin. Kaya naman dahil sa sinabi niyang iyon ay pinilit ko na lamang ipagsawalang bahala ang mga kakaibang ingay na naririnig namin sa paligid at muling magpatuloy sa aming paglalakad. Kung kaya't sa pagkakataong iyon ay mas binilisan pa namin ang aming lakad. Hindi nagtagal, huminto siya sa tapat ng nag-iisang bahay sa dulo. Maliit lamang iyon at halatang medyo luma na po. Iginiya niya ako papasok sa loob at bumungad sa akin ang isang nakahilatang babae sa isang maliit na papag habang hawak-hawak ang kanyang umbok na tiyan. Halata ang paghihirap ng kanyang mukha dahil pinagpapawisan na rin ito. Kaya naman wala po akong sinayang na sandali at dali-dali ko nang nilapitan ang babae. Inalalayan ko siyang makahiga at sinimulan ko nang silipin kung malapit na ba ang bata lumabas. Ngunit nang hindi ko pa matanaw ang ulo nito ay inutusan ko na muna ang buntis na umiri habang tinutula ko naman pababa ang kanyang tiyan upang mas lalong mapabilis ang paglabas ng bata sa kanyang sinapupunan. Subalit ilang sandali lang ay natigilan akong bigla sa aking ginagawa nang makarinig ako ng sunod-sunod na pag-alulong. Mas malakas na ang mga iyon kumpara kanina, kung kaya't muli akong binalot ng pagkabahala. Hindi ko maintindihan noon ang kakaibang pakiramdam na hindi ko po maipaliwanag. Maging ang mga kamay ko ay nanginginig na rin. Ano po? Ano pang hinihintay niyo po? Paanakin niyo na po ang misis ko?
singhal ng lalaki sa akin na hindi ko na malayang nakalapit na pala noon sa tabi ko. Dahil doon ay bigla akong natauhan at muling ipinagpatuloy ang ginagawa. Kahit may pakiramdam na akong tila, hindi magiging maganda ang kahihinatnan ng mga susunod na mangyayari. Sunod-sunod kasi noon ang naging pag-alulong ng mga tila hayop na nasa labas. Para bang nakikipagkompetensya sila sa lakas ng ingay na ginagawang pag-iri ng buntis. At sa hindi malamang dahilan, ay parang hirap na rin noon ang buntis na mailabas ang kanyang sanggol kahit anong lakas ang pag-iri na gawin nito. Ilang sandali pa, muli akong natigilan nang bigla na lamang lumiwanag ang paligid. Napalingon ako sa labas ng bintana kung saan mula roon ay tanaw namin ang buwan. Nanlaki ang aking mga mata nang makitang nag-iba ang kulay noon. Ang dapat sana'y kulay puting buwan ay bigla na lamang unti-unting nagkulay pula. Muli kong ibinalik ang aking tingin sa buntis nang makarinig ako ng pag-iyak ng sanggol. Sinyales na nakalabas na ito sa sinapupunan ng kanyang ina. Hindi maaari. Mabilis akong napalayo habang nakapako ang aking tingin sa sanggol na noon ay patuloy lamang sa pag-iyak na parang isang normal lang na bata. Kaya naman agad na nagtaka ang mga magulang nito kung bakit ako lumayo na tila takot na takot. Bakit hindi na naituloy pa ng ina ang kanyang mga sasabihin nang marinig namin ang matunog na pag-unat-unat ng sanggol sa kanyang katawan? Pare-pareho kaming natigilan habang gulat na napatingin sa sanggol. Hindi nagtagal ay dahan-dahan nang itong nagpalit ng anyo. Mula sa pagiging isang maamong bata ay bigla na lamang itong naging isang nakakatakot na tiyanak. Napakunot ang noo ng mga magulang ng bata sa halatang hindi makapaniwala sa kanilang mga nasaksihan. Habang ako naman ay natulala lamang sa gilid at hindi malaman kung ano ang aking gagawin. Maya-maya pa, nagsimula nang bumangon ang bata. Namumula ang mga mata nito habang inililibot ang kanyang paningin sa amin. At ganun na lamang ang paninindig ng balahibo ko nang magtama ang mga mata namin. Akmang tatakbo na sana po ako palabas ng bahay bago pa man niya maisipang atakihin ako. Ngunit hindi ko na naituloy pa ang aking binabalak nang bigla ko na lang maramdaman ang mabigat na bagay na tila kumandong sa aking likuran. Dahan-dahan akong napalingon sa aking likuran upang tignan kung ano ang mabigat na bagay na iyon at ganoon na lamang ang pagkataranta ko nang bumungad sa akin ang nakakapanghilakbot na mukha ng tiyanak. Napahiyaw ako sa labis na pagkataranta at takot habang patuloy siyang itinataboy. Hindi naman nagtagal ay tinantanan niya rin ako. Iyon nga lang ay sunod naman itong pinuntirya ang kanyang sariling ama. Ngunit nang magtama ang paningin nila, ay saglit na napahinto ang tiyanak habang pinagmamasdan ng maigi ang lalaki na parang kinikilala ito. Ang buong akala ko noon, Kuya Barry, ay hindi na ito aatake dahil alam niyang ama niya ang lalaking iyon. Subalit nagkamali pala ako, Kuya Barry. Totoo nga na walang kinikilalang sariling kadugo ang mga masasamang elemento sapagkat kahit maging sariling niyang kadugo ay magagawa nilang patayin mapunan lamang ang tawag ng dugo at laman na bumabalot sa kanilang mga katawan.
Napapikit na lamang po ako noon dahil sa karumal-dumal na pangyayaring aking nasaksihan. Napakabilis ng pangyayari. Nakita ko na lamang po na basta na lamang lumundag ang tiyanak papunta sa dibdib ng kanyang ama at walang paligoy-ligoy na ibinaon nito ang kanyang mahahaba at matutulis na kuko sa dibdib ng kanyang ama. At mula sa butas na iyon ay dinukot nito ang kanyang puso na parabang may kinuha lamang na isang pangkaraniwang bagay mula sa loob. Tumulo ang masaganang dugo ng lalaki kasabay ng dahan-dahang pagbagsak ng katawan nito sa sahig na wala ng buhay. Napasigaw ang asawa nito na hanggang noong mga sandaling iyon ay hindi pa rin nakakabawi ng lakas, kung kaya't nakahilata pa rin sa maliit nilang papag na gawa sa kahoy at walang ibang magawa kung hindi ang tanging umiyak na lamang nang masaksihan ang sinapit ng kanyang asawa mula pa mismo sa kamay ng kanilang sariling anak. Maging ako man din ay hindi talaga makapaniwala sa mga pangyayari kahit nasaksihan ko mismo iyon sa sarili kong mga mata. Ni sa panaginip ay hindi ko akalaing makakasaksi ako ng ganoong klasing karumal-dumal na pangyayari. Lalo pa nang makita ko kung papaano takam na kinakain ng tiyanak ang puso ng kanyang sariling ama. Ang buong akala ko ay iyon na ang pinakanakakakilabot na karanasan na nasaksihan ko. Ngunit hindi pa pala iyon doon magtatapos, Kuya Barry. Dahil matapos patayin ng tiyanak ang kanyang ama, ay binalingan naman ito ang kanyang ina na nakahilata pa rin at mabilis na dumamba ito sa kanyang kinaruroonan. Ngunit bago pa man ito magawa ang balak nitong patayin din ang kanyang sariling ina katulad ng ginawa niya sa kanyang ama, ay mabilis na akong kumilos upang ipagtanggol at tulungan ang babae. Sakto naman na may nakita akong isang malaking 2x2 na kahoy sa bandang gilid ng kanilang bahay, kung kaya't agad kong kinuha iyon at patakbong lumapit sa tiyanak at malakas kong ipinalo sa kanyang likuran. Ang buong akala ko ay makakatulong iyon upang manghina ang tiyanak at mawala ng malay dahil sa lakas ng pagpukpok na ginawa ko. Ngunit hindi ko akalain na iyon pa pala ang magiging dahilan upang maging mas agresibo ito lalo at magalit. Dahil sa ginawa kong iyon, binalingan ako nito ng tingin, dahilan para mapaatras naman ako sa takot. Tila ba hindi man lang nito ininda ang pagpalo na ginawa ko kanina? Dahan-dahan itong nagsimulang maglakad papalapit sa aking pwesto habang patuloy naman ako sa aking pag-atras. Bagamat hawak ko pa rin noon sa aking kamay ang kahoy na ipinukpo ko sa kanya, ay pakiramdam ko wala pa rin akong laban sa oras na umatake siya sa akin, lalo't tila hindi nga siya nasaktan kanina. Huwag ka lalapit! Banta ko rito habang nakatutok pa rin sa kanya ang kahoy na hawak ko sa pagbabakasakaling matatakot ito. Subalit kabaliktaran lamang ang nangyari. Biglang lumundag siya sa akin at noong subukan kong umiwas ay nawalan lamang ako ng balanse dahilan para mapaupo ako sa sahig. Doon na niya ako sinimulang sakmalin gamit ang kanyang mga mahahabang kuko na nag-iwan ng galos sa aking balat dahil hindi ko na iwasan ang mga iyon. Subalit hindi ko na hinintay pa ng mas malala pa roon ang magawa niya sa akin. Noong makahanap ako ng tamang tiyempo, ay marahas kong dinakma ang leeg nito at sinakal ko siya. Nakita ko naman kung papaano nahirapan sa paghinga ang tiyanak kung kaya't hindi ko siya noon binitawan
at mas lalo ko pang hinigpitan ang pagkakahawak sa liig nito. Subalit, agad din akong natigilan at napabitaw sa kanya nang marinig ko na bigla na lamang itong umiyak na tila isang ordinaryong sanggol. Ang kanyang mga mapupulang mata at nakakatakot na hitsura ay bigla na lamang ding napalitan ng nagsusumamong tingin. Dahilan para mapalitan ng awa ang galit na nararamdaman ko ng mga sandaling iyon. Anak ko! Sambit ng kanyang ina. Dahilan para mapatingin ako sa gawi niya. Mababaka sa mukha nito ang nagahalong tuwa at pagkabahala. At nang muli kong ibalik ang tingin ko sa sanggol na nasa harapan ko, ay bumalik nga ito sa pagiging isang ordinaryong bata. Ngunit ganun pa man, hindi pa rin noon nakampante ang loob ko dahil walang kasiguraduhan kung talagang hindi nga ba magiging tiyanak ang bata o baka naman talagang nagpapanggap lamang ito upang paglaruan kami. Nakiusap sa akin noon ang ina ng bata. Nadalhin ko ang sanggol sa kanya na siya namang ginawa ko kahit pa natatakot pa rin akong hawakan siya dahil baka bigla na lamang ulit itong magbagong anyo at maging isang tiyanak. At hindi nga po ako noon nagkamali. Dahil bago pa man maibigay sa kanyang ina na noon ay karga-karga ko, ay bigla na lamang itong lumundag mula sa aking pagkakahawak at dumiretso ito sa papag na kinahihigaan ng kanyang ina. Sa pagkakataong iyon ay wala na nga po akong nagawa pa upang matulungan ang babae. Dahil mabilis ang naging pagkilos ng tiyanak at ginawa rin sa kanyang ina kung ano ang ginawa nito sa kanyang sariling ama. Dinukot din ang puso nito at nilantakan nito hanggang sa nawala na nga din po ng buhay ang kaawa-awang babae. Natulala lamang ako noon kasabay ng pagbuhos ng aking mga luha. Kung alam ko lang na ganoon ang sasapitin ng mag-asawa sa kamay mismo ng kanilang anak ay hindi ko na sana pinaanak pa ang babae. Alam ko noong mga oras na iyon na anumang sandali ay gagawin din sa akin ng tiyanak ang ginawa nito sa kanyang mga magulang. Kung kaya't labag man sa loob ko na gawin ang bagay na ayaw kong gawin ay wala akong pagpipilian kung hindi ang gawin iyon. Kahit pa alam na alam kong masama ang pumatay. Oo Kuya Barry, pinatay ko ang tiyanak upang makaligtas ako. Dahil kung hindi ko gagawin iyon ay maaaring ako naman ang napatay nito. Sinakal ko ito hanggang sa nawalan siya ng hangin sa kanyang katawan at binawian din ng buhay. Nang gabing iyon, umuwi ako sa bahay namin na tulala at lumuluha. Sa ilang taon kong pagpapaanak ay noon ko lamang naranasan ang ganoong pangyayari, ang makapagpaanak ng isang hindi normal na bata. Kaya naman, ipinangako ko noon na iyon na ang huling beses na magpapaanak ako at iyon na rin ang huling sanggol na hahawakan ko. Dahil hindi ko na yata kakayanin pa sakaling maulit pa ang ganoong pangyayari. Sadyang nakakatroma ang pangyayaring iyon na kahit sa kasalukuyan ay hindi ko pa rin magawang makalimutan. Kuya Barry, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Salamat po kung sakaling mabasa niyo po ito sa mga darating na araw. Lubos na gumagalang, Laura. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating.
Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Barry at ako ang sundo.